Ito ang Pinay Vote Senatorial Forum on Women and Gender Issue. Isa marahil sa pinakahamon sa mga babae ay panganganak. So meron tayong RA 10354 o ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 na naglalayong bigyan ng dekalidad na serbisyo ang kababaihan sa pagpaplano ng kanilang pamilya, pagbubuntis hanggang sa panganganak. So sa kabila ng batas na ito, marami pa rin ang nasasawi sa panganganak. Panoorin po natin ito. Anim na buwan na ang nakalipas nang pumanaw si Marilu Briongas. Isa si Marilu sa mga inang binawian ng buhay dahil sa panganganak. Anim sa pitong anak ni Marilu ay isinilang sa kanilang bahay. Kasi parang sa'yo naman daw yung magkatapag ng kamadron. Anak ko siya, kaya kasi ayaw ni mama sa hospital kasi walang bawang tayo sa ibang kapatid. Tapos pang gasto. Kaya naman pati ang ikawalong anak niya sa bahay rin isinilang. Nakalabas na raw ang sanggol bago pa man dumating ang kumadrona. Ligtas na naipanganak si Baby Realu, pero dinugo naman si Marilu. Nanganak siya pagdating ng pinabukasan, sumasakit yung puso niya, tapos ang daming dugo lumalabas sa kanya. Namimilipit siya sa sakit. Araw-araw na nagana si mama, namimilipit, nakabalok siya sa may gilid. Pag pinaga, pag-isin niya, namimilipit siya sa sakit, tapos hindi siya makagalaw, tapos maraming dugo. Isang linggo ang lumipas bago pumanaw si Marilu. Ayon kay Dr. Eleonora Jara, Executive Director ng Council for Health and Development, ang pagdurugo ang isa sa mga pangkaraniwang komplikasyon ng mga nanganganak. Kailangan siguro ang ating prenatal care ay mas maganda, mas para makikita kung sino ang magiging prone na magkakaroon ng magdurugo at during the time of delivery, sana ay merong mga trained personnel. Kahit naman hilot, basta na-train sila. Taong 2000 nang pumirma ang Pilipinas sa isang kasunduan kasama ang United Nations at ang iba pang mga bansa. Layunin nito na maitaas ang estado ng pamumuhay ng kani-kanilang mga nasasakupan. Nagbunga ito ng 8 Millennium Development Goals o MDG na kailangang maipatupad noon pang 2015. Kalakip na dito ang mapabuti ang kalusugan ng mga ina at mapababa ang maternal mortality ratio. Pag sinabi mong maternal mortality rate, ang pinag-usapan natin dito ay ang mga babae na mamatay na halimbawa during the time na nanganganak sila or within 42 days after na nanganganak sila or during the time na buntis sila per 100,000 live births. Lumipas na ang 2015 pero ang itinakdang 52 deaths per 100,000 live births hindi naipatupad. Sa halip, umabot na sa 221 deaths per 100,000 live births ang huling naitala ng Department of Health. Hindi naging matagumpay ang ating kampanya para mapababa ang pagkamatay ng mga kababaihan na nanganganak. At ito ay sumasalamin na may kakulangan tayo sa ating healthcare delivery system. Ito ay sa kabila ng RA 10354 o ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 na naglalayong bigyan ng dekalidad na serbisyo para pangalagaan ang kababaihan. Sakaling maihalal ka sa Senado, ano ang maitutulong mo sa mga katulad ni Marilu na namatay sa panganganak? So magsisimula po tayo kay Mr. Asharif Albani. You have 2 minutes, sir. Ako po ay natutuwa na naanyayahan dito. Ang masasabi ko po dito sa reproductive health, itong kakulangan po, lalong-lalo na sa Mindanao, hindi lang sa Mindanao, sa buong Pilipinas, nakikita natin, kakulangan dito yung hospital. Sa barangay namin, doon sa Mindanao, walang ilaw, walang tubig, walang school, walang hospital. So maraming namamatay, hindi lang yung tinatawag na sakit ng mga ganito. Maraming namamatay. So bilang isang kapatid nyo, ito po ang masasabi ko. I am in support for the Magna Carta Law because nakikita natin, this law is a comprehensive law to protect and guarantee the woman's right and all rights, not only in the health, in all aspect of right, in form of education,
in form of social, moral, cultural, and all aspect of rights. Thank you. Magandang hapon po sa inyo lahat. Probably I'll begin with what I've already done. You know, I filed and fought against the pork barrel system because there's so much money in the hands of government given to politicians and corrupted, save the congressmen that are here with me who are my friends. The court ruled unanimously in my petition that yes, indeed, that the pork barrel system is being corrupted. Now, health issues can be avoided if people have money. But because of excessive taxes that turns into pork, we have free hospitals na libre nga, bulok naman. Today, after the court declared the pork barrel system unconstitutional, half of our budget is still pork barrel. And I have challenged Secretary Butch Abad for the last 2 years to prove that my evidences are incorrect, and I will shut up and face all cases he will file against me. But if not, allow us to fix the system. But he has not responded. Under the Special Purpose Fund, which is a presidential pork, I did not file against the PDAF alone. It's against a pork barrel system, half the pork, is presidential pork. The support for government-operated corporations is already up to 123 billion pesos. This is enough to buy insurances to be given to every family, not just women, but every family who needs medical attention for any of the best hospitals in the Philippines. But it all goes to corruption. That's why if I become senator, that portion of the item will be converted for every insurance for every male, female, and especially women who will have no money to fund their medical expenses. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. I'm Attorney Lorenzo Gadon, Larry Gadon sa Balota. Yung problema po na pre-present kanina ay tungkol doon sa high mortality rate of women giving birth. Kagaya nga ng example kanina, yung nag-bleeding, ano. Ako po, speaking from experience, ako po kasi ay naging director ng human resources of the biggest private hospital in the country, yung University of Santo Tomas. At naging administrator rin po ako ng Perpetual Health Hospital of Manila. So, ang nakikita ko pong problema dyan, ganito. Kulang sa edukasyon yung mga tao na nasa baryo, most especially those who are living in the rural areas. At ang naging problema dyan, ito po eh, sa mga private hospitals, yung mga patients nila, palibasa sila ay may pera na pambayad sa mga private doctors, ng kanilang panganganak, wala ka halos o halos 1% lang or less than 1% ang mortality rate on giving birth because they are properly taken care of during the pregnancy. Which does not happen doon sa ating mga kababayan na nasa baba. Alam niyo kung bakit? Kasi kulang ang ating professionals doon sa mga rural areas, ano? So ang solusyon na maihahain ko diyan ganito. Dapat ang ating batas magkaroon ng proactive implementation of the RH law, which means that para sa akin, huwag nating hintayin yung ating mga kababayan, yung mga kababaihan na pumunta sa center para magpa-check up. Kasi mostly, hindi nila ginagawa yan. Kaya nga nagkakaroon na ganyan mataas ng death rate. Because yung mga buntis, hindi sila lumalapit mismo sa center. So ang pinakamagandang gawin dyan, dapat yung mga barangay, sila mismo ang tumingin sa kanilang mga tao na para kung sino man ang buntis, ay hikayatin nilang pumunta sa center. Dapat po proactive. Proactive implementation. Maraming pong salamat. Magandang hapon po sa lahat. Alam niyo po yung MDG target on maternal mortality rate ay hanggang ngayon ay panaginip na lang. In fact, yung kanina na panood ho natin sa EVP, mukhang nasa probinsya yon. Pero sa aming karanasan, even dito sa Valenzuela, meron din ho kaming problema sa mga ganitong kaso ng maternal mortality rate.
Sa Valenzuela, pinilit ho namin pumasok at ma-achieve yung target sa maternal mortality rate. Pero aminin ho namin, mahirap po gawin ito. Pero meron ho kami mga proposals na dapat pong i-implementa. At tingin ho namin, ito ay makakatulong ipababa po ang maternal mortality, hindi lang po sa Valenzuela, kundi sa buong Pilipinas. Unang-una ho, dapat po palawakin po ang ating mga birthing centers sa buong Pilipinas. Sa ngayon, yung mga urban areas lang po ang meron pong birthing centers. Kung kaya po sana, one birthing center per barangay. That's 44,000 birthing centers po in the entire Philippines. This will be funded by jointly by the local government units and also by the national government. Pangalawa po, marami na rin ho tayong independent birthing centers, private independent birthing centers. Karamihan po nito ay hindi pa ho accredited ng PhilHealth. Katulad po ng Mary Stopes na birthing center. Kung ito pong mga independent birthing centers po ay ma-accredited ng PhilHealth at patuloy po ang pagbibigay ng PhilHealth, especially sa mga 4Ps, magagamit po ng ating mga beneficiaries yung kanilang PhilHealth dito po sa mga birthing centers. Pangatlo, kanina siguro nakita ho natin, usong-uso ho talaga yung panganganak gamit po ng mga komadrona. Dapat rin po ma-retrain ang ating mga komadrona at ma-retrain ho sila at gawin certified ng mga midwives para madagdagan po kanilang kaalaman at maging angkop yung kanilang kaalaman sa panganganak. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung katotohanan na yung women's health at saka yung mataas, lalong tumaas pa na maternal mortality rate ay isang urgent na pambansang issue dito sa ating bansa, ay lalong nagbibigay ng diin at pangangailangan na mas maraming babaeng senador ang mahalal para isulong ang makatuwirang mga tugon sa ganitong mga problema sa antas ng polisiya. Yung hindi pa po ganap na pagpapatupad ng reproductive health law ay isang susing dahilan na patuloy na namamatay ang mga kabaro namin na katulad ni Marilu, na hindi lamang naibaba yung dati ng mataas na MMR natin na 170 plus dun sa dapat na maximum of 50 plus per 100,000, pero lalo pang tumaas by 50 to 220. Plus, yung katotohanan na merong mga city ordinance na may epektong hindi pagtupad sa isang pambansang batas tulad ng RH, yung pagbaba ng TRO ng ating Korte Suprema sa isang modern family planning supply, at lalo na po siguro yung pagbawas ng 1 bilyong piso sa budget para sa pag-procure ng DOH ng family planning supplies. Ito pong lahat ay patuloy na kinikilusan ng mga RH advocates, at kung makapagtrabaho ko sa Senado, isang babantayan ko rin na maiwas to kahit sa usapin ng budget taon-taon. Yung RH po ay nasa puso ng lahat ng maternal and child care laws na meron ng mandato ang ating executive na ipatupad. At itong mga maternal and child health laws ay nasa puso din ng kabuuang universal health care na mga polisiya na meron na tayo at dapat maipatupad. Kaugnay din dyan yung pagsulong ng mga super barangay health centers na may kasamang birthing room at doktor, at yung higit na pag-empower ng ating mga barangay health workers upang tugunan ang kakulangan at mal-deployment ng mga health service providers. Ang iksi pala ng oras. If elected, my health policy is very clear. We have to protect our women from sperm to worm. What does that mean? The cycle of life starts even from the moment of sperm, the thought of conception. Families, mothers especially, should be informed on the effects of pregnancy, what it will cost the family. So it must be freedom of choice. And that's why we must respect the decision of family and how to manage the numbers of their household. Sperm to worm, in between is quality of life. Quality of life, so if we look at the Sustainable Development Goals, we're looking at poverty as number one. We're looking at hunger as number one. These are issues which affect the health of the mother, because the face of poverty is a mother's face. On specific agenda, number one,
I am totally against the privatization of all hospitals because hospitals are for profit. If they are in private hands, they should remain under the government and governments should spend. Number two, one doctor per barangay. If you look at the budget, discretionary funds of PAGCOR, discretionary funds of Philippine Charity Sweepstakes, if that is spent well, we can certainly afford for free one doctor per barangay. Transportation, masyadong mahal ang transportation. The hospitals, the nutrition centers, the birthing centers should go to the mother. The mother cannot afford to go to these centers, then we should have mobile centers. If the center cannot go, if the mother cannot go to the center, then the center must go to the mother. We must increase government scholarships to encourage our students to become doctors, especially rural doctors. And in the end, we must pass the Freedom of Information Bill. Lahat ng mga kinurakot na pera ng gobyerno ay dapat ikulong ang mga nakurakot. We can only learn that if we have a Freedom of Information Bill. Good afternoon, everyone. I'm Susan Ople. And I'm very grateful for that question. Sabi nga ni Attorney Kapunan, from sperm to worm. I think sa akin naman, from sperm to squirm. Kasi these are things that we really don't talk about. And yet, these are realities on the ground. We squirm whenever we talk about issues concerning women and the mortality rate of in giving birth. And this is a concern not only here but also overseas, because we also have a lot of Filipino domestic workers who, because they know that it is unlawful, it's a criminal offense to get pregnant, so they succumb to ways that endanger their lives. And so this is not just a local or parochial concern, but it's also a global concern. For me, I think we have to restore the program of then Senator Flavier, Doctors to the Barrios. We need to intensify that program, and we need to also use the surplus of nurses that we have now and mobilize them to help especially in promoting reproductive health rights and also in the education aspect. And I believe also that we need a healthcare program that is devised to encourage community participation, meaning it should be a community coming together to help families gain wellness and be part of a wellness program. Thank you. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po si Roman Romulo, huli na atang magsasalita dito. Gusto ko lang pong mabanggit, siguro obvious naman po at nakinig rin ako sa lahat na nagsalita, lahat ng solusyon alam nung lahat. Ang problema, katulad na nangyari itong mga huling taon, puro salita, walang gawa. Alam po ninyo, ang usapin dito, pera eh. May panggastos pa. Meron po, Congress passed a sin tax bill which actually gave the government about a year ago about 145 billion pesos to spend. Pero, totoo po ito, narinig ko kagabi, kasama po ako sa Katbalogan. Nakita ko po yung hospital doon. Wala hong tubig. Hindi ho regular yung tubig. The facilities were not provided. And so because of this po, ang issue po, I think it's for Congress or any of the people here who will become senators to exercise what we call the oversight function of the Senate. Kailangan po siguraduhin natin na nagagastos mabuti itong proceeds ng sin taxes. Isa pa po, maliwanag naman po, nakinig ako minsan sa sinabi ni Senator Ping Lacson sa huling release ng DBM, almost 700 plus billion pesos ang hindi nagastos ng gobyerno. Sayang po, lahat alam na ang solusyon, tama ang solusyon ng lahat. Ang kailangan po, pondo.
May pondo, may 700 billion na hindi nagastos. Meron rin po na proceeds yung sin taxes. Ang kailangan po, oversight, siguraduhin natin, action, hindi salita. Salamat po. Ito ang Pinay Vote Senatorial Forum on Women and Gender Issue.